alive, Patricia. Ganyan naman talaga kayo, di ba? Patong lang ng patong. Parang anak mo. Sadyang pinatunog yung anak mo. And then, here you are. Papatungan at bibihisan ang kaipokritahan mo ang dati kong foundation. Kapal. I'm not having this conversation with you. Kahit ano pang gimmick ang gawin niyo, hindi na mapapatungan pa ang kademonyohan ng anak niyo ng kahit anong kasinungalingan. Too bad. The court didn't believe so. My son is innocent. Sa ngayon, but time is the ultimate truth teller. Tingnan ko lang kung hindi ka maduro pag nalaman mong maling-mali pala pagkakakilala mo sa anak. I know my son very well. Mula ulo hanggang paa, kilala ko siya. Eh, ikaw, mabibilang ba ng bawat kibla ng balahibo mo kung ilang lalaki na ang pumatong sa anak mo? How dare you! Subukan mong ilapat ito sa mukha ko. Hindi ako magdadalawang isip na patungan pa ang patong-patong na problema ng miserableng pamilya mo. But time is the ultimate truth teller. Tingnan ko lang kung hindi ka maduro pag nalaman mong maling-mali pala pagkakakilala mo sa kanya. Mag-ingat ka! Dahil yung sanggol na pinalak mo, isang araw, magiging demonyo na yan! Yo, are you back? Bilisan mo! Kating-kati na ako sabihin sa'yo yung sabi sa akin ni Mami. Oh, there you are. So ito na nga yung sabi sa akin ni Mami. Huwag na raw akong pupunta ng launch ng foundation ko bukas. Kasi, hindi ni Mila. Guilty ka naman eh. Of course, pinagtanggol kita. And you know what? Paniwala siya sa explanation ko. O yan ah. Dami mo na utang sa akin sa kakatakit mo sa crime mo. So, are we now partners in crime? Mom! Dad! Dad! Itutuloy ba natin to? Kailangan. Kailangan? Ma'am? Nandito na po si Lilette.
Good morning po. Attorney Matias. What are you doing here? Nag-usap po kasi kami ni Ino. Sabay na po kami going to the venue. Why don't you take a seat? Kumain ka na ba? Tapos na po. Ino. Anong nangyari sa'yo? Tinubog ka na naman ba sa school? Don't say anything. Less talk, less mistake. Bakit ang tahimik? Hi everyone! Welcome to the grand launch of the Innocent Angels Foundation! Are you excited? Yes! Abala pa ka naman dyan, guys! Ayan! Happy! Please welcome the President of Angels Innocent Haven, Mr. Ino De Leon! Anong nangyari dyan? Ewan ko nga eh. Ayaw naman magsalita kanina pa. Actually, alam ko na po yung mga bulungan na yan. Siguro tinatanong niyo ngayon, bakit puro pasayan? Weeks after it was declared that I was innocent, marami pong taong niniwala pa rin na ginawa ko ang crime na hindi ko naman ginawa. And siguro sa mga frustrations nila, kaya eto. Sa totoo lang ho, masakit pa rin po ang buo kong katawan. Alam niyo sa puntong ito, para sa isang batang katulad ko, pinakamadali nilang piliin ang mas madaling daan. At yun, sumuko na lang. Why not? Why not, diba? Why not spare yourselves from all these things and people that are hurting you? Parang itong foundation na to. Alam ko naman yung iniisip ng iba eh. Na para sa akin, gimmick lang to. I know it. At nakakita ko sa social media. Every day. Ang hirap. Pero higit pa sa sarili ko. I also understand how difficult it is for these young and innocent children to stand back up from this tragedy. Hindi ko ipinagbibili ang anak ko. Gusto ko lamang siyang magkaroon ng magandang buhay. Huwag ka nang maarte pa, Chato. Tanggapin mo na ito para may pambili ka ng mga gamot mo. Pakisabi ko dun sa pag-aangkong sa anak ko. Takot siyang matulog pagpatay ang ilaw. Mabait na bata yan. Arte naman pala nitong batang to. Langgay! Langgay, halika na dito! Langgay! Langgay! Pero makalipas ang isang taon, bumuti na ang kondisyon ko. Gumaling ang sakit ko. Kaso, nang subukan kong bawiin si Langgay,
huli ng lahat. Lydia! Otsato! Anong kailangan mo? Lydia, nakikiusap ako. Ituro mo sa akin ang anak ko. Magaling na ako. Pwede na ako magtrabaho uli. Hindi ka ba makakaintindi, Tsato? May nag-ampun na kay Langgay. Hindi mo na siya pwedeng bawiin. At saka bayad ka na, di ba? Isasoli ko sa kanilang pera. Ibalik lang nila ang anak ko. Lydia. Maayos na ang buhay ng anak mo. May mabuti na siyang mga magulang. Hindi katulad mo na walang kwentang ina. Kalimutan mo na si Langgay. Wala ka nang babalikan. Kaya umalis ka na! Lydia! Lydia! Simula noon, hindi ako tumigil sa paghahanap. Hindi ako nawala ng pag-asa na balang araw ay makikita ko si Langgay at mapapatawad niya ako na pinamigay ko siya. Hanggang isang araw, kinausap ako ng anak ni Lydia. Ako po si Bebs, nanay ko po si Lydia. Hindi ko po alam kung nabalitaan niyo na pero namatay na po si nanay nung isang buwan pa. Bago po siya mabawian ng buhay, gusto niya po kayong ipahanap. Malaki daw po kasi yung atraso niya sa'yo dahil hindi niya napagbigyan yung pakiusap niyo noon. Oo nga eh. Si Lydia lang kasi ang nakakaalam kung nasaan si Langgay. Ibinilin po kasi sa akin ni nanay na tulungan po kayo. Gusto niya ipasabi na ipinaampon si Langgay sa isang kamag-anak namin. Maayos naman ba ang anak ko? Mabait naman po yung nakaampon kay Langgay. May kayang pamilya at saka may-ari ng bigasan. Kaya lang po, namatay na rin yung tinuturing niyang pamilya sa aksidente. Ang huli ko nga pong balita, ikinasal na si Langgay sa dating katiwala ng tatay niya sa bigasan. May asawa na ang anak ko. Sa totoo po, diskumpiyado po ako sa napangasawa ni Langgay. Duda ko po kasi pinakasalan lang siya ng lalaki dahil gusto niyang maangkin yung bigasan ng minanay niya sa kanyang mga magulang. Usap na tayo, ha? Hindi na tayo magpapautang. Eh, bakit pahaba ng pahaba itong listahan? Oy, nakikinig ka ba sa akin? Lovely! Hoy! Di ba sabi ko sa'yo tumagi ka pag may nangungutang? Ba't sabi ng ate ko pinagbibigyan mo pa rin? Ha? Tao po! Nakikinig ka ba? Ha? Aray! Yan, tama yan, tama yan. Pagsabihan mo yan. Ako, ewan ko ba sa batang yan? Ano? Langgay? Ha? Sa susunod, sasabihin mo muna sa akin bago ka magpautang. Ha? Ipautang ka ng pautang! Aray, aray, tama na! Tama na eh! Kawawa eh! Wala sila pagkain! Magbabayad daw sila bukas! Katiga! Kababayad sila bukas! Aray! Tugay, dumahapan ng listahan! Aray, sakit! Baka na pautang eh! Langgay! Langgay! Nanay mo. Lovely! Sino ka? Ba't ka pumasok sa pamahay ko? Ikaw ah! Layuan mong anak ko ha! Buntis ng anak ko! Sinasaktan mo pa! Langgay! Anong Langgay? Ano pa yung nagsasabi mo? Lovely ang pangalan nitong Sinto-Sinto! At nanay, sino ka ba ha? Malay ba namin kung scammer ka? Ako ikaw nga ang tunay niyang ina, wala ka pang pakailam at manghimasok sa away nila mag-asawa! Sino ka ba? Langgay, ako ito ang nanay mo! Langgay! Hindi ko kilala! Hindi ko kilala. Ikaw, umalis ka na sa pamahay ko. At huwag ka nang babalik dito. Hindi ko po alam kung alin ang mas masakit. Yung
wala akong magawa o hindi niya ako makilala. Gusto ko pong kasuhan ng asawa ng anak ko. Hindi alam ni Langgay ang batas. Hindi naman po required na si Langgay ang magsampa ng demanda. Pwede pong kayo yung magreklamo. Nakasaad po sa batas na kahit na sinong individual ang may personal knowledge sa pananakit sa isang bata o isang babae, ay maaaring magreklamo. Considered po kasi yun as public crime. Ano pong gagawin ko, attorney? Huwag po kayong mag-alala. Pangako po, tutulungan ko po kayo. Gagawin ko po lahat para mapalaya natin si Langgay sa asawa niya. Para magkasama na po kayo.